Nang Barbara, ano pinsan mo kami? Close tayo? Hoy, ano ba? Overtime na, overtime. Alam ko nang ba't iniwan to eh. Hoy, hindi ah. May gantong ugali to eh, ha? Mabait kayo. Okay. Sige po, baka tahiin ko yung bibig mo po. Lo, sige na kasi. Apa? Ayun nga po. Huwag na kasi kayong tumawa. Chico kasi. Sorry, hindi na ako tatawa'y. Ayun nga po. Tapos nung 16 years old po ako, yun ang ligaw po siya. Siyempre, eh, crush ko naman po siya. Kaya sinagot ko. Bakit may tumatawa? Eh, tanga ka, ikaw tumatawa eh. Uy, may naririnig ako. Bobo! Gumagante. Hindi magkapatalo. Gusto makapanakit ng damdami. 16 years old po ako, naligaw po siya. So, ayun, sinagot ko po siya. Tapos, nung nag-college na po kami, lumipat po kasi sila sa Surigao. Wait lang. Walang relevance yung sinabi. Okay po, tuloy po. Bayan. Ito rin yung pinakamasustansyang ano. Ate. Po. Kaya namang impatient, ha? Sige po. Sorry. You are very impatient, eh. I'm sorry. Masyado kang ano. Okay. Okay, okay lang. Okay na. Okay lang, binibiro ka namin. Okay lang po yun. Eh, bakit bo? Sige na, seryoso na po ito. Okay po, gay. Hello? Ano ba yan? Hindi yung tawa na ano kami makatilala muna namin. Tubig! Ito na. Alcohol na nga iniinom ko. Lapa rin. Don Rocks na. Active po yan. Sige na po. Ano game ba po yan? Ano ba tayo? Ayoko kasi nang may naririnig na ingay. Wow! Ate, mali ka ng tinawagan! Mali ka ng tinawagan! Hindi kami yung tipo ng DJ na habang may kausap sa telepono, nanonood ng TV. May alam mo kung ganyan. O kaya may kausap din ng iba, ganun. Nakapatay lang yung mic tapos lang ipag-usap sa phone. Kasi nawawala ako sa ano eh. Chico! Oo. Hanapin mo yung number ng ibang istasyon. Ibigay mo sa alam ko. Gusto mo kaya sabihin ko na. Nine? Ayoko sabihin. Ayoko sabihin. Game na po. Game na po. Apa, okay. Serios. Chico, umayos ka na. Okay. Tapos po, ayun po. Nung nag-college po kami, lumipat po sila sa Surigao. Pero may ano naman po, may communication naman po kami nagtetext. Tapos tumatawag. Tapos, pagkatapos po niyan, after namin ng college, parang yun po, hindi na po siya nagparamdam. Tapos, nung November lang po, pagkatapos ng bagyo nga po na Yolanda, hello, nandiyan pa po ba kayo? O ba, ngayon? Napaka-inutil na itong babae. Ay, alam mo, napaka-inutil ka naman. Anong naman ganun? Diba? Ayaw niya nang maingay. Pagtahimik niya. Nakakainis. Sorry naman po. Sige na po. Bobo. Ayun po. Nung pagkatapos po ng Yolanda, pumunta po sila ng Tacloban. May W yung Tacloban? Paano po ba? Tacloban. Tacloban. Paano ba? Tacloban. Tacloban. Sige na. Ayun po. Pumunta po sila ng Tacloban. Kasama po yung mama niya. Nangungumusta nga po. Tapos, ano po, nung nabalitaan ko po, pumunta po kasi yung yaya nila sa amin. Uy, ano ba? Man. Tapos, sabi nga po na nandun po siya. Tapos, sabi ko, ano, pupuntahan ko kasi kakausapin ko po kung bakit ganun, bakit hindi na siya tumatawag sa akin, tapos hindi na siya nagte-text. Ayun, tapos sinabi po ng yaya niya nga po na ikakasal na daw po siya. Ay, di, dahil nagpa-invite ka po. Eh, hindi naman po. Ikaw ring bearer. Ay, lalaki ba lang? Sorry, lalaki lang pala yun. Huwag na tanga-tanga, Chico, ha? Sorry pala, baka maanuhan na. Standards. Pulaan na naman ako dito. Ano pong tanong po?
Ayun nga po, kasi po ngayon, tumatawag po siya, tsaka nagte-text po siya. Sabi niya, hindi na naman daw po mahal yung babae. Naka one night stand lang niya daw po, tapos nabuntis niya daw po agad. Sabi niya, tapos gusto niya po makipagkita sa akin. Makipag one night stand din sa'yo yan. Ay, pag yun ang topic, tumatawa siya. Alam mo, mas makati ka pa sa dahon ng gabi. Uy, hindi ko yan. Natatawa lang ako sa inyo. Ayun totoo po. Yan. Ayun nga po. Oh, hindi, wag mong ilayo dun sa makati ka pa sa dahon ng gabi. Makati ba yung dahon ng gabi? Hindi ko alam. Hindi naman makati yun. Makati yun. Ikamot mo sa mukha mo kung hindi ka makatihan. I-text mo kami. Na-try ko na. Nauwi na sa gabi yung sabi. Na-try ko na. Kanina elevator. Nalina ate. Huwag ka nang inutil. Nalina. Ayun nga po, nakikipagkita nga po siya sa akin. Kasi nga, gusto niya makipag one night stand sa'yo. Hindi po sa akin. Ay, kanina. Fiancé niya. Ay, DJ, narapikon. Papanindigan ko tong pikon ako, baka dyan. Wala tong mapapala sa akin ngayong gabi na to. Ate! Nalina. Oh. Kasi naman. Alam mo, pag napipikon ako, iba yung nangyayari. Kasi nakalit nakikinigin. Napaka-bobo talaga nito, no? Ako yung hindi nakikinig. Migil na kayong dalawa. Mga away talaga ako ng color ngayon. O, dali na ate. Teka lang po. Sorry. Dalihan mo, ang totoo hindi na ako natutuwa talaga sa iyo. Totoo na to. May nag-aaway sa lakas. yung caller di pinapagalitan. Oh. Kaaway ng DJ. You having fun in turn, Lued? Nakakatuwa po ba yun? Yung alin? Ate! Po. Ganito, ano? Tsaka pinaglihi, ate. Wait lang. Bel! Po. Ganito, ano? Alam mo ba kung tinawagan mo? Opo. Alam mo kung anong klaseng programa ito? Biroan kasi ito, ate. Alam, parang hindi kaya't sanay nabibiro. Hindi naman. O, kanong naman po. Si Chico. Kailala ko na po si Chico. Nakikinig po ako sa kanya gabi-gabi. Ang daldal mo eh. Hindi ka parang makinig, no? May sinasabi ako. Subukan kitang combat juice dyan. Si Chico. Uy, bakit? Pipikon ba si Chico? Hindi ako pikon! Uy, sorry naman. Ano ba yan? Tinawag mo kasi siyang bobo, ate. Uy, wala akong sinabing ganun. Tanga pala. Kayo. Sinabi pa kung ganun. Hindi siya sanay. Hindi pa naman ako tanga talaga. Matalino oy, ako, ganyan dami kong alam. Uy, wala akong sinabing ganun. Sorry naman. Nag-enjoy pa ako dito sa gilid. Waka mo ka tinga. Uy, Chico, sorry. Wala, nagalit na siya. Hello? Kuru. Ang awkward na. Parang taklaw ba? Oh, ang awkward na. Sige, so magtanong ka na, dali na. Ate! Ano sige, ako na. Ganito. Abel? Po. Kailan kayo ulit nag-usap? Nung ano lang po, ngayon January lang po. Sagutin mo yung tanong ko na matino. Kailan kayo ulit nag-usap? Nung January na nga lang po. Ate, February ngayon, 30 ang araw sa January. Nung January nga lang po, bago pa ako pumunta dito ng Maynila. Mga anong date po yon? Mga 5. Okay. Right after New Year's, celebration. Opo, ayun nga po. Okay. At, kailan pa siya kinasal? No, ikakasal pa lang po siya ngayong April. Ay. Opo. Napadala ka ng invitation? Hindi po. Anong tanong mo sa amin kung ano gagawin? Kung kakausapin ko pa, kung aanuhin ko pa po ba siya? Kasi parang sinasabi niya po, pwede niya naman daw iurong yung asal niya kung babalik pa po ako sa kanya. Di ang tawag sa inyo natin ay ano? Para reserva. Amendment yan, ano? Gumaganti si Chico. Hindi ako gumaganti, ate. Pag nagsasabi ako ng katotohanan at hindi mo lang matanggap, huwag mong sabihin gumaganti ako. Okay. Ikaw lang ako kasi galit ka. Ay, hindi ako galit. Sorry. Hindi ka lang nakakatuwa. Okay, sorry. Magkaibang bagay.
Tandaan mo, magkaibang bagay yun. Ang pagiging galit ko at pagiging hindi mo nakakatuwa, magkaiba yun, ha? Linawin lang natin yan, okay? Okay, sorry. Okay na kayong dalawa? Okay. Bilan mo muna akong chocolate. Okay, chocolate. Belle! Po. Ganito, anak. Hindi kasi magandang pakinggan. Naiuro niya yung kasal dahil lang babalik ka sa kanya. Diba? Hindi rin tama nagpakasal siya dahil hindi siya sure. Ngayon, yun ay isang bagay na dapat hindi mo pangyamasukan yung desisyon. Walang una, hindi na kayo ngayon, tama? Opo. So wala ka na kinalaman sa magiging desisyon niya. Alam mo, 9 years yan eh. Masakit, mabigat sa'yo yan. Tama, Ale. Diba tama na... Po. Na minahal mo ito, I'm sure, ikaw yung tipo ng babae. 16 ka nun eh. Diba? Opo. Oo. 9 years, isang dekade ng buhay mo nakalaan kasama siya. Mm-mm. At hindi madaling ano, imagine lang sarili mo na may kasama ng iba. Tama? Opo. Mm-hmm. So, it will be very difficult. Alam natin na kaunting tawag niya. Ikaw mismo alam mo mali yan, ate. Ang galing mo kaya. Diba? Ang galing mo sumagot eh. Matalino ka eh. Matalino ka pa kay Chico Loco. Sorry po. Yun yung part na hindi ko matanggap. Yun talaga yung hindi ko matanggap. Hindi, matalino. Chico, you are very witty, ate. Ang kikinig ako sa'yo. Matalino ka. You are very good with that analyzation. Diba? Kaya lang, ate. Apo. Alam ko na hindi mo matanggap yung idea na may ibang lalaki sa buhay mo maliban sa kanya. Pero hindi ba't bilang babae mas masarap ang pakiramdam na ang lalaki ay kabilang o kalahok sa bahagi at kwento ng buhay mo at pag-ibig dahil ginusto niya, hindi dahil may kondisyon na pwedeng naandun ka pag bakante siya? Chico, kalmado na siya. Kasi si Chico, sorry na. Huwag ka nang, ate, huwag ka mag-sorry sa akin. Huwag na kayo mag-aawa, ipasko na. Huwag ka mag-sorry sa akin. May nag-aawa, may natutulog ka sa bot ngayon eh. Aga-aga pa, may natutulog na agad. Usually mga 12 pa natutulog yung mga tao. At ay ganito, ano, Belle! Po. There's tension, ano, in the air. Sa ating tatlo, sasama na ako. Ako, on behalf of this show, Gabi Nagising na, I'd like to apologize sa iyo kasi hindi mo yata alam na ganito ang format ng show na ito. Asaran dito, ate. O, pikunan. Kasi lahat ng callers namin, in-etchos namin para hindi nervousin. Kaya lang, ikaw wala kang ka-nervous-nervous sa katawan. Oh, sorry po, Papa Jack. Hindi ako, okay lang ako. Hindi naman kita pinsan para maapektuhan ako sa'yo. Diba? Parang, kamag-anak ba kita? Pero, ako, iniisip ko ngayon kung ano yung pinagdaanan mo. Si Chico, ayaan mo yan. Ang pinagdaanan lang niya kanina, masikip na LRD. Oo. Yan lang eh. Kaya bahay trip niya ngayon. Alam mo, ang dami ko kasing pinagdaanan sa buhay kanina. Naglakad ako, nasayang yung 8 pesos ko. Tapos nakipag-gita ako sa LRT. Tapos ngayon, makakatanggap kami ng tawag na kapag nagsasalita kami, ayaw. Kapag naman nanahimik kami, ayaw din. So ano bang gagawin namin? 'Di ba? Yun doon lang sa part na yun nakaka ay ano daw to? Pag nanahimik kami, naghahanap kapag ka naman nagsasalita, ayaw. Oh tama, ay touch ko yung Flappy Bird mo. Okay. Yan ate, kaya ano kaya bad trip yung si Chico. Oh. Yung bad trip ko pa naman 1 week bago mawala. Hindi siya nawawala. Hindi siya nawawala agad-agad. Ako ihihilang ko. Wala naman yung bad trip ko. Ako hindi. 1 week. Pero ate, going back to your story, ano? Apo. Alam natin na siya yung kahinaan. Kahit alam mo mali, pag nag-text at lumapit sa'yo yan, mahina ka sa kanya. Diba? Tama mali? Tama po. Diba? Hindi ka naman tatawag sa amin kung ang sagot sa'yo ay hindi ka nababalik sa kanya at hindi ka makikipagkita. Kung malinaw sa'yo na ayaw mo na, hindi ka natawag sa amin. Tama. Diba? Tumawag ka dito kasi naghahanap ka ng confirmation. Sa opo. Amin na, o sabihin sa'yo ng isang tao, diba, na huwag ka nang bumalik sa kanya. Pero alam mong dapat hindi kasi ikakasal na siya eh. Opo. Ibig sabihin nito, kung pwede pala niyang hindi pakasalan yun, kung gusto niya, pwede pala. Tama? Hindi mo kailangan aprubahan natin para hindi niya pakasalan yon kasi pwede palang hindi kung hindi niya mahal yon. If anything, I think, nagigilty lang siya kasi iniwan ka niya sa ere. Pero kung mahal at sa mahal din, ha?
Kasi kung tingin ko talaga mahal niya, alam natin kaya niya, hindi pa kasalan yung girl eh. Tama mali? Tama po. Kailangan bang aprobahan mo yan? Hindi naman eh. Kailangan bang ano ikaw magdesisyon kung magpapakasal sila o hindi, papagbabalik ka sa kanya? Eh hindi naman eh. Pwede pa lang hindi niya pakasalan kung ano, 'di ba? Ba't kailangan manggaling sa kung ayaw talaga niya? Ibig sabihin natin, he's just trying to make you feel good about it. 'Di ba? Kasi kailangan mo 'yan bilang 9 years naman kayo, 'di ba? Yung pagkakataon na at some point you can tell yourself na uy, hindi naman niya love you, ako love niya eh. Pero ang bottom line, hindi pa rin kayo nagbalikan. At hindi ka, kung sa mahal at sa mahal ate, mahal siguro, enough for him to feel guilty but not enough to be with you. Well, that's just me. Ay, dahil matalino ka, ewan ko sa'yo. Bakit may ganun? Akyo, ano ba yan? Sige na nga. Sagutin mo yan. Hindi ko din alam. Sagutin mo pa siya. Paano sasagutin yun? Hindi, totoo ate. Matalino ka eh. Diba? You can always find a way around this. Sa akin mo lang magamitin yan. Kasi pag ako napikon, paktay ka. Eh, malabo mangyari yun. Ako nagagalit lang ko pag ang caller alam naman ang sagot. Opo. Diba? At ayaw paniwalaan yung alam na totoo. Opo. Si Chico gutom kasi. Chico! Eh, palabo ka ko dito. Bad mood ka pa? Medyo. Chicken. Kulang pa eh. Two piece. Bad mood ka pa? Dagdagan mo ng gravy. Oh, ate, binara mo kasi si Chico. Siyempre, alam mo, biruan hindi, yung... Alam mo, hindi yun. Kasi ayoko isipin na ang galing-galing ko mampikon tapos ako pikon. Hindi naman ganun, ano? Na... Ano ba yung mali ako? Oo, mali ka talaga. Sorry. Ang kinaiinisan ko lang talaga, yung kapag ginagawa... Alam mo yun, ayoko nang ginagawa kong parang tanga. Yung tipong... Ano ba talaga? Ano, alam mo yun? Yun ang example ko at papulit-ulitin ko naman yun eh. Kapag ka nagsasalita, ayaw. Kapag ka naman hahanapin, pag tumahimik, so saan na ako lulugar? Kawawa naman ako. E show ko pa naman ito, di ba? Parang nakakahiya naman yata sa akin, di ba? Pero anyway, since tumawag ka naman ate para dun sa concern mo, sana man lang kung ano may sinabi ni Papa Jack, sana na-absorb mo naman. Kasi di ba, sayang naman yung effort. Di ba? Opo. Alam, bait na niya. Sorry po. Huwag ka mag-sorry, ate. Mag-sorry alam mo. Oh, mag-sorry ka daw kay Papa Jack. Sorry, Papa Jack. Hindi ba ako galit eh? Walang pinuntahan yung sorry mo. Ate? Po. Mahal mo pa siya? Oo naman po. See, that's the answer eh. Mahal ka ba niya? Sabi niya po. Nararamdaman mo ba? Oo naman po. Ha? Oo naman po. Kilala ko po kasi siya simula pagkabata pa lang po namin. Kaya? Opo. Ito yung ano Chico eh. Ito yung klase ng love story na ipinagpapatayan na pinaglalaban eh. But you know, we are supposed to fight for a good cause. I mean, yung isang dahilan na makikipaglaban ka only because naniniwala ka ng taong gusto mong ipaglaban ay gusto maipaglaban, hindi dahil gusto mo lang because you will feel good about it. Ate, yeah, I've said this many times, isang katapangan ang makipaglaban for our for the love of our lives, tama? Pero mas matapang kapag kaya mong tanggapin na ayaw na niya o kaya hindi naman talaga kayo para sa isa't isa kahit alam mo mahal na mahal mo pa. Lubid gusto mo. Blade po meron. Oh, pang-ahit ng kila tsaka pang ano po ng leklek. Ate? Po. May itim leklek mo? Ano po yung leklek? Kilikili. Hindi naman po masyado. Pero medyo. Opo. Alam na. Sabi siya ginagamit daw yun. Ugh. Try mo na ba magtawas, Papa Jack? Nung bata ako sa singaw. Pero hindi, sa kilikili. Ginagamit na po yung ako sa kilikili niya. Ilagay ko sa singaw ko eh. Lumalaki yung singaw ko eh. Huwag mo kasing gamitin yung ginamit na sa kilikili. Hindi ko nga alam. Gamitin mo yung hindi pa ginagamit. Pero sabi na nakaputi daw. Kaya lang, di ba? Ewan ko, feeling. Baka wala nakaputi yan. Yung pa natatry, pero
maaligas, baka mamaya maaligas-gas, ganun. Maaligas-gas talaga. Eh di, sugat. Iwan ko, ba't nawin na naman sa kikil? Wala lang, makasabat lang, makakontribute man lang. Kahit konti. Makakontribute lang kahit konti. Pagbigay mo na ako. Bell? Oo? Ako talaga humingi ng pasensya sa iyo kasi isang malaking biruan ng Friday ng gabi. Okay. Alam, halimbawa, walang pinag-aiba yan sa tumawag sa MMDA, hindi ka pwede magtanong ng ano, lagay ng panahon. Sa pag-asa ka tumawag. E tumawag ka dito sa programa, biro ang malaki to. So. Pero nonetheless, we are your friends. I am your friend. Diba? We are here to make you realize something. I hope you did. Ang bait mo na bigla. Chico, ang bait na niya. O nga. Alam mo, nakakatakot ka magsungit. Congratulations. Sa lahat na kaya ko magsungit, ang Chico loko. Kahit nasa bahay, nararamdaman ko pa rin titig niya sa akin. Ate! Po. Hindi ka ba natatakot? Ano po yun? Hindi ka ba natatakot kay Chico? Natakot na nga po kasi nahimik na lang po ako eh. Ang kit-kit ko kaya, ba't natatakot? Sinong cute? Sige. Pikon talaga. May mga ganong... May mga ganong sige. Hindi ko alam, may mga pagkakataon na gusto ko magkontrabida sa buhay. Hindi ko alam kung bakit. Ayun lang, ano, ate. Oh. Ano na lang, siguro hindi mo lang alam na ganito yung format ng show natin. Pero ano, hindi naman. Siguro ano ate, tumawag ka nang hindi ka handa sa biruan at naghahanap ka ng sagot kaagad. So sana naibigay namin kahit na hindi mo yata nagustuhan na pag nagkakwento ka, nagbibiro kayo pag tahimik na kami, naiinis ka pa din. Okay lang po kasi first time ko pa tumawag, kinangkabahan po. Nilagay na yan. Oh. Okay. Nakakatakot pag hindi mo siya first time. Sabi ni Ricky Capistrano, sabi ni Ricky, pakisabi kay Chico, ayoko siya maging boyfriend. Talaga ba? Ano ba yan? Kala ko ba marami nakapila dyan? Bel? Po? Ganito ano? Apo. Ako, ako naiinis ako sa'yo kasi napaka-atribida mo. Sorry ah. Okay po. Totoo naman yung ano yung pagkainis ni Chico eh. Oo. Okay, ang coops mo din po. Kasi. Oh. Pero gusto ko i-accomplish yung ano, yung sinumpaan namin sa inyo. Magiging kaibigan mo kami. Bel, ganito. Apo. Let's do it intelligently ano sa kwento mo. Alright? Apo. Hindi ko sinasabing hindi na magiging kayo. After all, you invested 9 years. Siyam na taon eh. Tama mali? Tama po. Hindi man legal, pero at some point, it gives you the right na ipaglaban siya. Only if gusto niya. I know, ate, na binibigyan niya o naghahanap siya ng paraan o dahilan para sa kanyang sarili, eh, di ba, na iwanan yung buhay na pwede magkaroon siya kasi ayaw niyang ituloy yung kasal. Tama mali? Tama po. At ikaw yung gusto niyang kasama sa pakikipaglaban. But do not forget, ate, na kaya siya na andon sa eksenang iyon kasi kinalimutan niya na naandiyan ka sa buhay niya. You do not force someone to make them realize na, oops, mahal ko pala si Belle. It has to come from them naturally. At eto yung pinakakailangang pagkakataon para maramdaman niya yon ng kusa at nang hindi mo siya pinipilit. Okay po. Alright? Tama po. Kung nakikinig siya, anong pangalan niya? Pwede po, hindi ko nasabihin. Try mong umarte, bababa ka kitang telepono. Sige. Anong pangalan niya? First name? Hindi ko naman hiningintin number niya eh. Kaya pag-ibig account number, ano pong pangalan niya? June po. Tinan mo. Takotan na. Hindi kasi ako. Chico, hindi ko naman hiningi apelido. June lang naman eh.
Diba, ang dami, saka dami naman, Jones. Oo, oh, Jones ko. Sa building namin, mga 87 na sila dito. June. O ano, napaka-generic na pangalan, June. Mm-hmm. Buong taon, Chico, may mga nakapangalan, di ba? Merong pangalan, March. May nakita na akong April. May June, may July na. At ang June ay iba-iba pa ng spelling. Oo. May J-H-U, Jejimon N-E. Di, meron niya ganyan, June. Wala na itulong yung H, eh. Juhun yun, Juhun. June. Ano lang, June. Parang, gano'n, June. June. Di ba? Kay June yun, di ba? The planet. Ay, June. Greek goddess, di ba? Greek god pala. At yan yung ano, yan din yung ano, yung unisex na pangalan, June, ano? Pwede nga. Di ba? June. Pangit pag November pangalan mo. Wala naman yata ang ganun. Ay, hindi, meron. Okay pa eh. Imagine mo, anak mo. Hello, anak! Kamusta ka na, October? Yung mga... Wow. Ay, alam ko meron talaga. November, meron. Basta? Ate? Po? At ikaw, mayroon akong sasabihin sa kanya. Oh, good luck. Ito na lagi ko sinasabi. Ano ba? Wala na ako masabi eh. Ano bang, kung tatanungin kita ate, ano bang plano mo ngayon? Feeling ko, naniniwala naman kasi ako, bago ka tumawag sa amin, meron ka ng, you know, meron ka ng plano eh. Minsan, may mga pagkakataon na lang, gusto na lang natin humingi ng, ano, ng, tama nga, sabi nga Papa Jack, no, affirmation, ano, na kung ang gagawin mo eh, magiging tama kaya o hindi. Ano bang plano mo kasing gawin? Actually, wala pa po talaga. Kaya pala ito, nababadrip sa ating Chico. Kaya pala talagang gustong humingi ng sagot agad. Sorry naman. Hindi naman namin kasi alam. Sorry pa din po. Eh, okay lang ate. Eh, ano lang, syempre, ang saya na ano, tapos bigla kang ano, ayaw mo nang saya. Bibigyan ka sana namin Star City, tsaka pangkulot, pangriband, ano. Pangkulot, pangriband, no? Nakaanda pa naman dito yung pangluta, finger foods pa yung iba. Ang puti mo, no? Pero, wala lang, sa kwento kasi kanina, mapansak na, parang di ko lang nagustuhan yung point na, hindi naman sana siya magpapakasal kung ano kung nagparamdam. Ganun yung idea eh, no? Parang ala, ibig sabihin kailangan mo na magparamdam, hindi ba pwedeng siya na lang yung magparamdam? Might forget but the body will always remember. At some point you are a part of his muscle memory. Tsaka ganun po talaga pag mga probinsyana siguro pag sinabi oh, hindi rin. Pag sinabi na babalikan kita kahit anong mangyari. Hindi, naku, kahit nasa Maynila yan. Ate, wag na tayong gumawa pa na excuse sa ate. Ano? Ako ate, alam mo, kampi ako sa'yo. Apo. Diba kung sakaling gusto na magbalikan kayo, sana magbalikan kayo? After all, 9 years yan eh. Diba? Para mapunta yan sa waste, nakakainis, no? Pero masarap na bumalik siya sa'yo nang kusa niyang ginawa. Hindi yun dahil may mga kondisyon siya. He is playing safe. At ikaw yung kanyang ano. Correct. Pinapain. So, ang pangit. Bilang babae atin, nakakababa ng value, no? O, oh, tsaka parang ang dating utang na loob mo na naging karelasyon mo siya. Diba? Ayaw niya mag-agree. Okay po. Okay, salamat. Yung mga tipong kailangan maghabol ka muna. Oh, maghabol ka muna. Diba? Tsaka ang tagal lang niya nung uli sila mag-usap, Chico. Eh. January 5, di ba? Opo. January 5, kailin nag-usap. Opo. So, alam mo, pag miss na miss ka niyan, di ba? Every other day, tumatawag yan. Ayun nga po. As days goes by, Chico, nang hindi ka nag-usap, bilang lalaki, dapat alam niya na your emotion... At your feelings towards him is drifting away. Gataon lang siguro hindi kasi babae, mahirap makalimot talaga ang girls eh. Oo nga, no? Mm-hmm. Wala ka ang tabi si June ate. Eh, may formula kami dito ate, okay lang bang gawin mo? Ano po yun? Yung sorry, thank you, good luck, tsaka goodbye. Chico! Yerps. Pagagawit mo yung good luck mo. Okay. Kasi baka mamaya galit ka. Kasi sa akin. Sa'yo yun eh. Sige na. Okay lang yun. Ate, say sorry, thank you, good luck mo na siya. At i-goodbye mo na siya.
alam natin natin this will not make any significant difference naman sa buhay mo. Pero at least, kahit pa paano, mararamdaman namin baka meron ka pang hindi naikwenta sa amin. Tsaka it's a way of unloading something that's heavy. Oo nga po. Anong tawagan niyo nung kayo pa? Hala po. Pangalan lang po. Alright. What do you wanna tell June? Hindi po siya nakikinig ngayon. Nasa Leyte po yun eh. I know, ate. Uy, nakakarating kami ng Leyte. Akala mo ba? Mm. Sa mga cable TV nila. Okay po. Sige po. Okay, go. Paano ba? June? Sorry, thank you, and goodbye. Okay. Sorry kung may nagawa man akong hindi mo nagustuhan or may pagkukulang man ako. I'm sorry. Thank you. Thank you kasi... Thank you kasi kahit pa paano nakilala kita. Thank you dahil kahit hindi tayo madalas nakikita minahal mo pa rin ako. Tsaka goodbye na rin siguro. Hanap ka rin daw ng bago. Tsaka good luck na lang sa wedding nyo. Alagaan mo yung mag-ina mo, yung baby mo. Yan lang po. Papa Jack, Chico. Nagmura ka ba? Ay, wala po. Wala, ano ba sinabi? Alagaan mo yung ina mo, gano'n? Hindi po. Mag-ina. Natanong ko lang, tiyak ka na naman eh. Kasi... Mag-ina nga eh. Ay, sorry. Pero confirm, buti nagtatanong nga eh. Oh, mag-sorry din ako sa'yo. Sorry. Sorry, biniro ka namin. Kasi na, mga DJs ng gabi nagising na mukhang tanga kasi parehas eh. Uy, pero mahirap yun, no? Oo, siguro madali lang sabihin, pero... ang totoo niyan, ang hirap-hirap naman talaga to actually say... You know, sorry, thank you, good luck and goodbye to someone that you really love. Pero ang katotohanan din eh, you know, well, there's no other way kundi gawin mo yan. Diba? Para kung mahirapan ka man ngayon, yung intensity niya, ano yan eh, palight ng palight hanggang sa maging masaya ka na ulit. So baka nga ito yung kailangan natin gawin, no? Oo. So, well, move on na lang. Again, good luck sa'yo. Okay. Pasok Chico yung rebound eh. At some point, kailangan natin ng rebound because ito yung pag-amin na kailangan natin ng tulong mula sa isang tao, kahit sino pa yan. Makatanggi lang tayong balikan yung taong alam mong mahal mo pero sasaktan ka lang. And dyan pumapasok, dyan nagiging makatwira ng rebound. Hindi pa rin tama, but it makes it some point justifiable. At ito, sinasabi ko sa ito because gusto kita mag-ingat, ha? Opo. You are at your weakest right now. Kahit sinong lalaki ang lumapit sa sandalan mo yan. Galing tao ito. This is human. This is just being human being, Chico, na kapag tayo ay mahina dahil may nanakit sa atin, anybody, anyone that's going to offer help will grab it. At madalas dyan napapagawa ng babae. And I don't want that to happen to you. But there is an effective way, ate, para malagpasan mo ito. Mm-hmm. Alam mo ano yun? Ano po, eh? Iyak mo lang yan. Don't be afraid to cry. Wala namang shortcut talaga dyan eh. Thank you po. Cry
until you get tired. Embrace the pain, ate, up until you're used to it. Because as a matter of fact, we don't really move on. We get used to the pain. One day, Belle, you're gonna look back. Maaalala mo, tumawag ka sa amin. Siguro maaalala mong naging awkward tayo lahat. Dito. Oy, hindi po ah. Papasalamat din po ako sa inyo kasi kahit pa paano nabawasan din po yung bigat po. May nakausap po ako. Kung masige po, hindi biblogan po yung bra. Hindi, alam mo, eto, I just realized, ano, Papa Jack, ano, Belle. Belle, ano, tama? Feeling ko, ano, naniniwala na ako na, ano, na, kung ano man itong parang personality mo, yung the way you act sa pinag-uusapan ay ano eh, defense mechanism ito ng katawan mo eh. Because why? Kasi takot ka nga na ano, takot ka nga na, takot kang umiyak. Di ba? Feeling ko takot ka talagang umiyak. Tama ko. Nararamdaman ko lang na takot ka doon sa pagtanggap na mahina ka ngayon, di ba? Na malungkot ka ngayon at kailangan ko itong ilabas, no? Kasi siguro somehow gusto mong patunayan na hindi malakas ako, di ba? I have a very strong personality but ang totoo niyan hindi kasi talaga yan makakatulong. Maniwala ka sa akin dahil ay nako. Actually tama po talaga kayo, promise. Diba feeling ko lang habang nag-uusap tayo habang tumatagal yun nga no? At you know habang nag-uusap din kayo ni Papa Jack dyan at habang nananahimik ako I just felt na okay, ikaw yung tipo ng tao na ganun. Kaya ka ganito dahil ano na to, natural na defense ba ng katawan mo ng pagiging tao mo to no. That I think kailangan mo siyang iisang tabi, kailangan mo siyang i-let go no. Kung kinakailangan mo umiyak ngayon, bukas sa mga susunod na araw, go ahead. Kasi hangga't tinipigilan mo yan, hangga't sinasabi mo sa sarili mo na hindi. Hindi ako iiyak. Diba? Mananatili kang ganyan. Hanggang kailan? Well, di namin two na lang. Days, mga 2 days. Diba? Pero sana, ano lang. Mas matapang yun, Papa Jack. Tama, no? Gusto ko yung linya mo na yun lagi, eh. Mas matapang ang mga taong tumatanggap ng kahinaan. Diba? Katabangan niyo yung paglaban. Kung may dahilan. Wala na, eh. You're going to remember at nag-usap tayo ngayon at sana dumating yung pagkakataon as soon as possible time na magawa mong tawanan tong gabing to. Tumawag-tawag ako sa dalawang pangit na yun. Ngayon nakapag-move on na ako. Diba, sorry na. Po. Tsaka thank you po. Hindi kita nilalait, diba? Na gusto kong dumating yung pagkakataon na yun. Tumawag-tawag ako. Naku, parang akong tanga na niradyo-radyo ko pa ang sarili ko ngayon. Hindi ko nga maalala minahal ko yung pangit na yun. Well, kapag dumating na yung time na yun, it's a good yun, sign. Yun. At hindi ka nakikinig. Nakikinig po ako, sorry. Hindi mo iniintindi yung pag-usapan. ibig sabihin ba yung tipong dumating yung time na maging natural na biro na lang sa iyo itong mga bagay-bagay na to. Kasi talaga naka-move on ka na. Diba? Doon mo masasabi yun eh. Pero hanggat may kagat pa, hanggat may kirot pa, ibig sabihin hindi pa nga. Diba? At ano nga ba yung paraan yan? Yun nga. Huwag kang matakot umiyak. Huwag kang matakot na aminin sa sarili mong nasasaktan ka pala. At huwag mong lukohin ang sarili mo. Okay po. Yun lang naman. At anong floor ka? Second floor lang po. Masakit yan ha? Mabalian ka lang ng buto. Bakit? Bakit po? Bakit? Hindi ko nag-iisip. Ano yun? Wala pa akong balak tumalunong pa kayo mag-alala. Good. Salamat sa iyong pagtawag, ate. Thank you din po sa inyo. At pasensya ka na sa amin, ha? Oo nga, pagpasensyahan mo na ako, Ate Belle, ha? Sorry din po. Oo nga, mag-sorry. You don't argue with the monarch. Sorry, Chico. Sorry. Ano ka ba? Wala naman yun. Sorry, thank you po. Thank you po talaga, Bram. Chico. Ano? Ang bait na niya. Oo nga. Hindi po kasi, kahit pa paano lumuwag na po yung pakiramdam ko. So, ikaw na ulit yung salbahe. Lagi na ang salbahe? Every week ako lagi yung salbahe, nakakainis. Hindi, pero alam mo, totoo talaga yun, ano? Sabi ko naman sa inyo, at ikaw naman, Papa Jack, mapapatunayan mo naman talaga nun, madalas hindi ko talaga kaya maging plastic.
Anong hindi alam mo na, hindi ka talaga plastic. Alam na alam pag mo. Pagalit ka nararamdaman ng tao. Hindi pero you know, hindi ko alam eh, parang na-amaze din ako doon sa realization ko na nga depensa ito ng, you know, defense mechanism itong meron siya, no. Na doon sa part na 'yon parang naiintindihan ko din dahil ewan ko. Baka siguro nang galing ako sa ganyan. Ay! Ewan ko lang. Mabing nangugutan. Kaya bigla ko siya naintindihan bigla. And, Valentine's ngayon, Gigi. Parang bitter ka ngayon. Ha? Hindi naman. Yara naman, yaka na naman. Yun hindi nga. Nakakataba daw po yung better. Hey, hindi ako naniniwala sa ganyan. Okay. Mga kaibigan, para lang po alam niyo kung bakit parang nireregla si Chico Loco ngayon. Bakit eh, po? Ano po, ibinenta na po ni Chico yung best friend po niya. Sino po? Oo nga, ano ba yan? Kaya ano yan eh. Balak ko nga lang i-massage mama niya eh. Mamassage mo ako? Sa floppy bird mo. Tingnan ko lang. Mamaya i-share namin sa inyo, Chico. Oo nga. Ayoko, baka maiyak ako bigla. Kung nasaan man yung best friend ni Chico, pakialagaan po yan, ha? May mga milamil po sa gilid ko. Ano yan, mga kaibigan, ha? Nalungkot din ako, Chico. Hindi ko na siya makikita, eh. Oo nga. Oo, kasi, di ba, alam ko na naandyan ka na pag naandyan na yan, eh. Tama. Ilang taong mo kasama? Walo. Oo nga, di ba, parang si Bell lang din, ilang taong mo, Sam? Sam, sa akin, walo nga. Diba? Diba? Kaya dumating na rin yung puto, nga, naiintindihan ko na siya bigla. Nagpanggap pa kayong family property, hindi mo pinagamit sa iba? Akin lang pala talaga siya. Oo nga. Hala, ayoko, baka maiyak ako. Ayoko niyan. Ayoko pag-usapan niya. Valentine's pa naman ngayon. Oo nga, no. Bagay. Ay, happy Valentine's po. Pahabol. Maganda yan. Ma-appropriate yan, binabati. Happy Valentine's. May mga pinagdadaanan sa buhay. Ay. Asan lang ngayon siya? Anong area siya napunta? Diyan-diyan lang naman din, somewhere sa south part of the metro. Pag nasa lubong mo yun, Chico, anong gagawin mo? Gigit-gitin ko. Gigit-gitin ko, kukunahan ko. Sasabayan ko siya hanggang sa kung hangsaan kaya. Mga tipong ganun. O, alam mo ba kung ano yung pinag-uusapan namin? Hindi po. Umay. Share mo na. Share mo na. Makarelate si Belle. O, yung best friend ko kasing si Doraemon, wala na nabenta na. Nabenta na siya si Doraemon. Yung kotse po ni Chico, mga kaibigan. O nga, 8 years ko rin kasama yun. Sapatos ko kaya yun. No? Ano ba, ang nakakatawang part, pinag-uusapan nga nila ako sa bahay kasi ang arte ko daw. Kasi, hindi alam mo ba, Bel, bibili lang ako ng Spanish bread sa kanto. Opo, nakasapatos ka. O, ayun. Correct, at yung sapatos ko na yun, di ba siya, yung si Doraemon nga. Sabi ni Ipe, tignan mo ito, napaka-arte. Hindi, ano niya yan? Alam mo, hindi ko alam. Siguro dahil, hindi ko alam, nakasanayan ko siguro, hindi ba? Ayun nga. Basta, tama. Ay, nakuyo ko nga pag-usapan. Oo. Si Doraemon po yung ano po, yung metallic na kaibigan ni Chico. Yung kotse niya yun, Bel. Correct. Si Doraemon, kanina, kotse niya? Kanina niya nabenta. Kanina ba, Chico? Oo, kanina lang. Kanina. Di para ka mamatay, inabot mo yung susi. Hindi, siguro wala. Pero alam mo nung kagabi, di ba, pagkatapos ng programa, tapos uwi na, alam mo, umiiyak talaga. Mukha akong tanga talaga. Aminin ko naman yun. Pero habang papauwi ako ng Laguna, umiiyak talaga. Naglulumpasay ka, ganun. Umiiyak talaga ako. Ang weirdo ko talaga yung, hala, ayaw nang tumigil nung iyak ko. Tapos, nagpapatugtog na ako ng kung ano-ano mga corny mga tugtog. Mga ayaw pa rin. Si Doraemon nga, eh, di ba, iniyakan mo, eh, yan si Belle, jowa, tapos nakikis pa sila pag madilim. Oo nga. Uy, kaya nga naiintindihan ko na. Hindi ka nag-kiss kahit kailan? Ano po, isang beses ito. Dito nagiging plastic ang usapan. Yung masakit eh. Yun daw yung masakit sa loob ng 9 years, isa lang daw. Sa bagay. Masakit yun. Kung magpapakatotoo ka nga naman lang talaga sa sarili mo. Oo. So, once lang kayo nag-kiss? Minsan lang po kasi kami nung nagkikita. Di nga.
Opo, promise. Totoo po talaga. Talaga? Mm-mm. Weh. Sabagay. O, tignan, diba, halimbawa yan, ganyan ano? Naka, hindi ko alam ba kung nakakatuwa kasi pag iniisip ko, nasa katangian mo yan, Belle, yung pagiging witty mo, no? Yung pagiging masiyahin mo, no? Pero at the same time, somehow nakakalungkot isipin na nakakahadlang ito doon sa pagiging, you know, yung pagiging tunay na masaya mo, ano? Kasi hindi naman ibig sabihin, hindi naman lahat ng tumatawa masaya. Tama po kayo dyan. Pwede ka naman tumawa ng deep inside, di ka naman talaga masaya. Are you talking to yourself? Hindi ako yun! Huwag ka nga! Talking to me, Papa Jack. Nagtatanong lang ako eh. Ba't ka ba guilty mag-react? Baka sa'yo ako mapikon. Baka ako mapikon. May mga kasi naman eh. May trauma ako dito. 70 million kami. Ay, kami. Ako din. Ay, talaga. Excuse me. Kami din. Talk and text kasi naman eh. Segway. May paraan pa din. Kaya mo. Baka yung tropa mo, tropa ko rin, pareho lang tayo, oo, no? Oo nga, naka-trinet ka, kaya anli ko, ano ba yan? Nakakainis yung mga segue yan. Out of... Bell? Pa? Alam mo, ako, Chico, kahit kanina na asar ako kay Bell, gusto ko i-duct tape yung bibig nito. Bakit? Hindi, nakakapigong kasi natin magkasagot. Pero, alam mo, Chico, kung bakit ganyan kayo kanina dalawa, yung sagutan ninyo, Chico, bakit parehas daw? Kayo ng pagkatao. Baka nga ano. Manas ka na pagkatao. You have this very strong outer shield but deep inside you are just a kid. Diba yung madaling ano? Yung madaling malambot ang kalooban. Ikaw, Chico, kung tapang-tapangan kayo, malambot ang kalooban. Huwag ka kaya. Kaya magulo dyan. Ang lambot ka ng ano. Ang lambot ka ng ano mo. Weh! Halika na nga, Bel, mag-Star City na. Iwanan na natin itong na to. Baka nga, gano'n, no? Minsan, kapag ka pareho kayo, baka nga talaga nagka-clash lang kayo talaga. Tapos, pareho pa yung ano, pinakawalan nyo, 9 years, almost din. Oo, isang taon lang ang pagitan. Pero hindi, ang mas bilib, ang totoo niyan talaga, walang kahalong kaplastikan. Mas bilib ako kay Bell kasi nga, di ba, eh sa akin, ang living thing eh, no? Itinuring ko lang na para lang sa buhay. Eh ito kasi, iba yung, ano eh, iba yung emotional attachment pag sa tao na rin talaga. Di ba? Tapos once lang nag-kiss. Tapos once lang nag-kiss. Buti pa kayo ng Doraemon, nag-kiss. Buti pa kami ng Doraemon. Di ba? Ay... Hindi ko matanggap yung man. Bakit? Wala lang, hindi naman. Sabi dito, parang next to impossible na siya. Madadamay daw sa sermon. Fight na lang daw ako. Oo nga. Quiet muna ako. Madamay ako sa inyo dalaw. Madadamay ako sa sermon. Papagalit ako ng Chico. Uy, bakit? Hindi, wala na. Alam mo na, ang nakakatuwang part lang doon, I just realized na gusto kong bumilib lang talaga sa'yo, Bella, no? Ako, parang antibay mo. Antibay mo lang, ganun. Hindi bilib ko na sa sarili mo ulit. Oo naman, di naman nawawala yun. Diba? Hindi kasi, wala lang. For someone na may pinagdaraanan talaga at hindi man simple at napakabigat, ano? Okay. Nakaka-amaze lang na kung paano mo pa rin na mamanage na nag, you know, na nakakatawa, nakakabato ng mga jokes na nakikipagbaragan sa amin dito. Sorry po. Na when deep inside, alam mong gusto mo naman talagang umiyak, hindi ba? Alam mo. Ikaw ba? Huwag ka! Huwag mo isisegue yun! Gusto mo umiyak? Sinasabihan ko na. Sinasabi mo yan kasi nakikita mo si Ben bilang reflection ng sarili mo! No! E parehas tayo, Chico. Ano sila? Parehas pala tayo ng... Ano ba yan? Nakakainis na nga. Gusto mo niya umiyak mo ngayon! Hindi mo. Hindi niyo mapapayak. Pag napayak, susuntukin ko yung kaharap ko.
Ay, nako. Italay mo na! Ano ba? Wala na lang. Yung natatanda ko na yung tumatak sa akin kasabihan, ano? Basta may mga pagkakataon na kung kinakailangan mo umiyak, go ahead. But let your tears flow and where they go, let your sorrows follow. Diba? Kasabihan na yan? Kapang bundle lang sa kopeta namin yan. Naging kasabihan na siya agad. Ang galing. In an instant. Oo nga. Si Robin Bertes, sabi niya, nakaka-relate ako kay Chico. Nung na-deads yung alaga kong tuta, 8 months lang, nagwala na ako. Oo, di ba? Yung tuta. Oh. Ay, Chico, oh, well, kasi living naman. Pag namatayan ka ng alagang hayo. Uy, umiiyak talaga ako. Depende kung natural yung pagkawa, it's okay. Pero pag kasalanan ng iba, ay. Kung ako pag matanda na siya, di ba? Ay, nako. Chanihin ko yung eyeballs mo niya. Oo. Dati talaga, alam mo, may... Ay, nako. Kasi pag kinikwento... Hindi ko na kung ba't ganito. Kapag kinikwento ko, bumabalik yung... Yung galit ko, gano'n. Dati kasi may aso kami kumangalang kulit. Ikinatay, alam mo yun, naiinis ako. So iyak ako ng iyak, tapos sabi papalitan daw, wala naman. Kasi papangalan ng kulit-kulit. So wala, hanggang tumanda ako, tumatak siya sa isip ko, buisit na buisit talaga. Tumanda ka? Sabihin mo, tanda ka na. Oo, medyo. Huwag na nating ituloy yan. Uy, sorry. Dali na pa, Jack. Best friend na kami nito. Ayoko na nito. Ako rin na ma-opi dito. Hindi ko na gusto yung nangyari. Loner ako eh. Hindi ko pwede magka-best friend. Hindi pwede. Si Doraemon pa rin yung best friend ko. Going back to Doraemon. Wala na. Ade. Po. Payuhan mo ni Chico lang. Paano mag-move on? Baka ka-move on ako. Ate, malungkot yan. Ayuhan mo siya. Malungkot si Chico. Mukhang hindi naman po eh. Para ikaw din mukhang hindi malungkot. Oo nga, Osi. Sabi ko na sa'yo, magkapareho tayo eh. Parehas nga tayo, Chico. Oo. Buti lang sabi ni Ryan, sabi ni Ryan Dominguez, papalitan naman daw kasi bukas. Papalitan naman daw si Doraemon. Oo, oh, na. Right. Hey. Congrats, Chico, for your upcoming brand new ano, best friend. Oo nga. Tama. Pinag-isipan ng pangalan, parang si Chuchu lang. May pangalan na siya. May pangalan na siya. Dapat pala hindi ko sinabi sa'yo. Para yung kotse ko dati, CRV. Ang pangalan niya, Harvey. Bakit Harvey? Eh, si Harvey. Di ba? Pinag-isipan. Bakit ba? Otsi ng asawa ko. Uy, nakita ko yun kanina. Oh, nandun lang sa Thailand lang naman yun eh. Nakikita ko araw-araw. Na-amaze nga ako eh. Sa bagay, na-miss ko siya. Oo nga, nakasakay din ako dun eh. Tapos, alam mo ba, Pajak, totoo to ah. Yun nga, yung bago ako, siguro minutes before ako bumaba nung jeep, kasi nga sobrang traffic na, yung sa kaliwa ko, yung Vakler dun, tapos yung kaharap niya na friend niya, nung dumaan si Kreng Kreng, sabi nila, uy, ang cool nung ano, kotse, no? Wala na, pangiti lang ako kasi gusto ko sabihin, alam ko yan, kilala ko yan. Gusto ko sabihin ganun. Oo nga, nakita ko siya, na-amaze talaga ako. Inantayan ko yun ng ano, 10 oras yata para ma-sticker ng buo. Na-amaze ako, sabi ko. Na-text nga dapat kita nun, kailan sabi ko, ay, nasa jeep pala ako, ano ba yan? Ay. Belle? Yes po. Oh, second floor ka lang, ha? Ano ba yun? Hindi ko nag-gets talaga yun. Baka tumalog. Hindi po, mababalian lang po ako dito. Sakit na sa katawan yan. Sakit lang sa katawan yun. Tama. Saka walang point yun. Tama yan. Oo nga. Po. Hi, anyway, Ali, salamat sa iyong pagtawag. Okay po, thank you din po. Chico, thank you. No problem. Dalawang bagay lang ang pwede mong gawin para ma-appreciate yung show na to. Makinig lagi-lagi para alam mo na ganito kami. Or wag nang makinig. Ay, oo nga. Kung sakit kami ng ulo sa'yo. Salamat sa iyong pagtawag, ha? Sige po. Thank you din po. Bye. Bye-bye, Bel. Chico,
Yerps. Meron dito nakatayo pero natutulog. Meron mga taong ganyan talaga. Sir, pero ikaw ba kaya mo bang natutulog habang ako hindi ko kaya? Hindi ko alam pero tulog siya, nakatayo siya eh. At wala siyang sandalan, Chico. Ano ga? Pwede ba yun? Hindi ko to nakatutulog. Yun nga hindi ka natutulog pero nakapikit ka lang. May problema yan, Chico, pag ganyan eh. Alam mo kung ano problema? Ano? Ang hirap mag-unan. Bakit? Wala ka mag-uunan, nakatayo ka. Hindi ka naman makakaturog na nakatayo lang. Tulog ka siya. Kabayo lang na nakakaturog na nakatayo, di ba? Ito, nagising na. Alam ba na ang kabayo pag natulog nakatayo? Oo, pero di ko alam, mga kabayo to. Kabayo? Kabayo? Oo nga, ganun. Den. Sinisilip na muna sa labas ng boot. Aga naman matulog, usually mga 1 pa may natutulog. Wala, Chico, honestly, nakikinita ko yung pagkatao mo sa kanya. Talaga? She's very, alam mo ba, napaka-witty niya, kaya tumahimik ako na kasi mapipikon na rin ako eh. Hindi pa naman tayo, sanay na binabara tayo. Eh, show natin to eh. Ang talino niya. She's very witty. At alam mo, nakakatakot sa mga taong ganyan, Chico? Ano? Yung mali, nagmumukhang tama kasi nagagawa nila ng paliwanag. Matalino eh. Oo nga. At yun yung papaniwalaan niya. Para ikaw talaga. Wow ha? Ako talaga? Hindi totoo. Yung personality niya, Chico, alam mo yung walang pinagkaiba sa itlog, di ba? May outer shell pero yung loob talagang ano, soft. Hindi yung bala na ganyan ka? Hindi. At hindi ako ganun. Excuse me. Di ba? Pag may dumadalaw, isa mga dumadalaw po, ano? Pag first time niyo po si Chico na makita, ay nako, mahihiwa kayo ng paningin yan. Grabe ka naman. Grabe ka naman, ng, sobra naman yon. Dumalo kayo ng apat na ano, mga tatlong bes dito, kainuman niyo sa pang-apat. Alam mo, totoo kaya? Haladkarin ka kaya? Kung kani-kanino ka sumasama? Oo nga, totoo yan. Alam mo, hindi ko alam, last week nakitulog ka sa bahay ng bisita mo. Sorry naman. At niyaya mo pa. At least walang duct tape doon. Hoy, excuse me, hindi ako nagyaya. Kung saan siyang sumama, no? Nahihiya nga ako magyaya. Yayain ka ka. Sabi ko, ako na lang nag-explain para sa iyo ng mga bagay-bagay. Eh, wala lang. Bakit ba? Wala naman kasing duct tape doon, kaya okay lang. Pero may foods. Meron din. At masarap. Tama ba yung term na foods? Hindi ko alam ba't ba nauuso yun? Hindi ko talaga alam. Eh, magdaloy nga ng foods. Foods. Nalaman mo rin pala yun? Oo. Eh, ang plano pa naman niya, hindi daw sasabihin sa'yo. Ending nalaman niya. Nalaman mo. Itong penda na to. Ayun nga. Ay. Kasi naman tinatamad kasi ako umuwi. Ang plano ko nga makiligo sa inyo. Ngayon, tara. Hindi, nung panahon niya, lagi yun. Kada tinatamad ako umuwi, yan ang plano ko makiligo sa inyo. Lagi yan. Eh, ba't di rin pupunta ron? Eh, mayot. Kung anong ginagawa niyo pa doon. Diba? Ayoko namang makasagawa. Kung kami, okay lang kami mag-asawa. Kaya lang yung aso namin galit sa'yo. Bakit? Oy, hindi. Excuse me. Maglalaro kaya kami niyan. Ano, nilalait mo siya? Bati na kami niyan ngayon. Sinasabihan mo siyang pangit? Hindi na siya pangit ngayon. Ang totoo niyan, maganda na siya ngayon. More than ever. At dapat na ma-maintain yung ganyang klase ng balahibo. Yung not too long, not too short. Oo nga. Ganyan ninyo na lang kasi. Nag-away na naman sila ng asawa ko kanina. Bakit? Asawa ko kaaway yung aso. Dahil, may sakit pa rin ba siya? Wala na. Sana wala na. Aso kaaway, kasagutan? Mamaya, sumagot siya, mag-alik. Chico. Eh, Chico. Oh. Tulog na naman siya nakatay. Totoo ba? Kasi hindi ko makita eh. Nauupi kami. Nauupi kami rito. Nagising na ulit, nangingising ng iba. Natutulog siya nakatayo. Picturean mo na lang kasi. Sige. Paliin kong kukuhanan. Mamaya na. Hoy! Yerps. Mag-play na tayo ng song. Ano magandang kanta para kay ate? I will always love you. Kala ko nga, wrecking ball lang eh. Wag.
I will always love you. If I... Sabi ni Tingo Stales. Papa, Papa Jack, Chico. Ang sakit, humabara ng kolo, ano ho? Actually, hindi naman. Actually, tumigil ako kanina. Naiinis na ako. Hindi naman talaga. Hi, Nakar. Uy, Chico! Oo. Alam ko na magandang kanta para sa kanya. Ano? Do you wanna build a snowman? Wala namang ganun dito. Ano ba yan? Do you wanna build a snowman? Maganda talaga yung kanta. Search mo yun. Hindi lang ma-perfect eh. Kumakalat ka sa ano, YouTube mo yun. Ano ba maganda sa kanta sa kanya talaga? Nag-iisip ako eh. Gusto ko talaga yung I miss you. Kaya lang sa background lang siya. There's no other way to say it and I can't deny it. I miss you, I miss you. It's so easy to see. I miss you and me. Maray ba? Nakalungkot yung kanta na yan. Maray ba? Bakit? Kaya gusto mo yan? Pwede ba yun? Dali na, kung pwede yun na lang. So kasi talaga yun. Ano kumanta niyan? I like it. Hindi ko alam kung sinong... It's a song from Climax. Ah, Climax nga. Oo nga. Same song na, band na umawit ng Awiting... More Than Words? How Do You Heal a Broken Heart? It's Still Say Yes. Alright! Intro muna po! Uy! Ay! Okay! You are still listening to Gabi na Gising na with me, of course, Chico Luco and this Papa Jack here on the other side of the booth. And now we are playing song from this group called Climax. Are you having Climax? Hoy! If you do... Ba! Pangit yung tanong! Bakit pangit yung tanong? Ibig sabihin kung meron ba kayong album halimbawa ng Climax, ganon. Diba? Ang basos pakinggan eh. Bakit ba? Ba't pag sa akin napaka-judgmental mo, no? Napaka-judgmental mo, para na akong itlog. Tapos, ano pa yun? Ano ka ba? Para na akong... Diba? Hindi ba alam kung anong kategory niya kay boss? May ganyan, diba? Ano? Play of mind, oh. Pag inahin, hindi ka nagpag-seminar natin. Nawala kasi yung notes ko nun eh. Alibasa, nagpa-floppy board ka sa gilid. Naiwan ko na nag-notes ako na seminar, naiwan ko yung notes ko dun sa ano. Nag-drawing ka lang ng mukha ni boss. Uy, hindi kaya. Uy, excuse me. Mamaya maniwala sila. Hindi ko kaya dinodrawing. Ikaw kaya yung nagdodrawing sa kanya. Oh, katabi ko siya eh. Palihim lang. Dinodrawing niya, oo nga. Our tawag sa amin, 83-261-71 or 1-800-10-100-5683. Bawal po tumawag ang hindi pwedeng biruin. Ayun ha. O, kasi bibiruin namin kayo eh. Para hindi maging awkward dito, ha? Buti si Chico, ganyan lang mainis. At yung pag ako nainis, kilala mo. Nakakain ako ng telepono. Ayoko. Hinihinaan ko yung headset. Alright, sige mga kaibigan. Twitter.com/PapaJackOnTLC or Facebook.com/PapaJackOnTLC907. At ako naman po, i-follow nyo po ako at @ChicoLoco_YesFM and on Facebook.com/ChicoLoco.YesFM. Manila 1142. Let's move on with more of the music. So ano nang ipa-play natin? Hindi ko alam. Yun nga! Okay, with this song coming in from Climax entitled I Miss You on Gabi na Gising na, be our next caller for tonight. Ay, nakakalungkot ito, no? Marami mag-iimo sa kanta na to. Song that goes out to Unfork the Raymond. Ha? Pagkakamagulo! Nalulungkot ka! Hindi! Ka papatayin ko tong ano. Sign off na kami, ikaw na lang dyan.
heard your voice.